Paano nga ba mag-move on? Alam mo, ang pag-move on ang isa sa pinakamahirap na proseso ng pagdadaanan mo sa buhay. Alam mo kung bakit? Kasi kailangan mong maging masaya ulit sa mga pasakit na ginawa niya sa'yo. Kailangan mo muling kulayan ng buhay mo sa madilim na karanasan ninyong dalawa. Sa totoo lang, madali lang naman mag-move on eh. Yun ay kung hindi mo siya totoong mahal. Pero pag totoo mo siyang mahal, kaya ka nahihirapan ng ganyan at malaking parte siya ng buhay mo. Ginawa mo pa nga siyang mundo. Alam kong maraming tao sa mundo, pero hindi ginawang mundo ang tao. Walang perpektong tao at mas lalong walang perpektong relasyon. Naniniwala ka ba na aksidente? Hindi aksidente kung bakit natin nakikilala ang mga taong dumarating sa buhay natin. Ang lahat ng ito ay may reason, either a lesson, either a blessing. Pansamantala or forever. May darating sa buhay mo para gamitin ka at saktan ka. Ang iba ay darating para may matutunan ka. Para pag handa ka na, muli pasukin ng panibagong relasyon at kaya mo nang i-handle ito ulit. May darating din na maniniwala sa'yo, yung tatanggapin ka kung sino ka at mamahalin ka ng lubos. Maraming tao ang inilagay sa sitwasyon na yan. Akala nila hindi na sila makaka-move on. Pero asan na sila ngayon? Ang iba, masaya kasama ng forever nila. Ang iba naman, ay maraming natututunan sa karanasan nila. At nag-grow sila bilang isang tao. Sa totoo lang, ayos lang naman na maranasan nila ang mga bagay na yan ngayon. Kasi, tinuturuan ka nitong maging mas malakas na ikaw. Dapat lang tayong may matutunan sa lahat ng mga nangyayari sa atin. Huwag mong hayaan na wala kang matutunan sa nakaraan mo. Mas maging matapang ka sana. Maging mas matapang ka harapin ang panibagong yugto ng buhay mo. Kahit wala na siya. Maging mas malakas ka sana laban sa mga pinagdadaanan mo ngayon. Huwag mong hayaan lamunin ka ng sarili mo. Maging mahirap pero kailangan mong lumaban. Kasi hindi lang siya ang tao sa mundo. Alam kong maraming magmamahal sa'yo. Basta buksan mo lang ang puso mo. Hindi para sa kanya, kundi para sa mga taong nagmamahal sa iyo ng totoo. Sa mga panahon na naguguluhan ka, hindi mo alam ang mangyayari sa iyo na parang may kulang. Humanap ka ng mga taong nakakaunawa, nakakaintindi, at makakatulong sa iyo kung paano mag-move on. Ayusin mo ang iyong sarili. Ipakita mo at ipamulat mo at ipakita mo sa kanya na hindi mo deserve na iniwanan. Ibuhos mo ang galit mo sa mga magagandang bagay, sa mga activities, sa mga pwedeng bagay na pwedeng maidulo sa iyo na maganda. Lahat ng sugat, naghihilom. Darating ang panahon na hindi mo na mamalayan ay unti-unti ka na nakaka-move on. Hindi pa katapusan ng mundo, kaya lumaban ka. Hindi man kayo ang nagkatuluyan sa bandang huli,
Pero dapat may natutunan ka sa mga nangyari sa inyo at sa inyong nakaraan. Minsan okay. Minsan okay lang din pag maging marupok ka. Pero dapat alam mo ang limitasyon. Minsan okay lang na maging tanga. Pero hindi araw-araw. Kailangan mong matutunan ang isang acceptance. Dahil pag may acceptance ka, tsaka ka lang makaka-move on para harapin ang panibagong yugto ng buhay mo. Life is so short. Para sayangin mo ang buhay mo sa isang taong nanakit sa'yo. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa pag-ibig na hindi para sa'yo. Bakit di mo bigyan ng ganda ng mundo? Lumaban ka. Alam ko kaya mo yan. Kaya mo yan. May bukas pa. May bukas pang naghihintay sa'yo. At mas marami pang taong makikilala. At makikilala mo ng lubos. Hindi lang siyang nag-iisa sa mundo. Alam ko at darating ang taong para sa'yo. Magtiwala ka sa iyong sarili. Natigit sa lahat. Mahalin mo ang iyong sarili bago ang iba. Minsan, kahit may libo-libo tayong dahilan para maging masaya, mas pinipili nating maging malungkot dahil sa isa. Yun ang dami namang choices para maging masaya ka. Pero nagpapakatanga ka sa isang taong hindi naman nakikita ang halaga mo. Gumising ka sa katotohanan hindi lahat ng gugustuhin mo, makukuha mo. Ganun din sa pag-ibig, hindi lahat ng mamahalin mo, mamahalin ka rin pabalik. Hindi lahat ng taong gusto mong mapasayo, mapupunta sa'yo. Maraming tao sa mundo, hindi lang siya. Huwag na huwag kang mag-stay sa isang relasyon na sa una pa lang alam mo na natalo ka. Sadyang napakasakit. Nakakapanghinayang dahil nagmahal ka ng taong hindi pala dapat para sa'yo. Kaya mag-move on ka. Cheer up. Yun ang dapat mong gawin. Dahil yun ang tama. Tama para sa sarili mo. At dapat mong mahalin muna ang sarili mo bago ang iba. Kaya ang dapat mong gawin, mag-move on ka. Maging masaya. Dahil hindi lang siya yung tao sa mundo. Maraming nagmamahal sa'yo. At maraming masigit pa.